Magandang morning, mga kapabarela. Dito kami kay Ate Kamala na lugar. Bibisitahin namin siya at yung mga anak nila, mga kapobre. So sabi nga nila ay nasa ibang lugar si Ate Kamala. Tapos yung anak na dalawa yata ang dala. So ngayon umakyat kami dito. Pumunta kami sa mother-in-law ni Ate Kamala. At dahil kanina wala dito sa bahay nila si yung asawa ni Ate Kamala. So sabi naman doon sa kabila, nandito na daw sa taas. So kaya ito ngayon, pumunta kami dito sa taas. Ayun yung dalawa oh. Ayun yung dalawa. Dahan-dahan lang tayo mga kapobs. Hindi naman tayo hinahapo. Wala yan sa lugar ko ang hapo na yan. Good morning. Aray. Saan si tatay mo? Sinundo si tatay nila. Ayan, dito na kami sa taas kila Ate Kamala. Pero busy pa yata yung asawa niya. Santan! Neo! Salubong namin sa inyo. Oh, ito na ulam ninyo. Nakakain na kayo? Oh, sige. Anong grade na ikaw, ne? Oh, sige, aral mabuti ha. Sige. Ito yung lagayan, oh, eh. Kain na kayo. Dalawa lang kayo dito. Sa Mindanao yung dalawa. Ay, kumuha ka ng ano? Ah, baw ah. May palit agad yung aming pasalubong. Ah, sige, kwentuhan lang muna tayo, kuya. Dito ikaw. Oh. Lagyan mo ng mic si kuya. No? Sama natin ngayon si Kuya Bong, yung asawa ni Ate Kamala. Kumusta po si Ate Kamala, Kuya Bong? Yun yung kasi yung problema ko. Sakit daw siya doon. Mm-hmm. Alaman, bumalik. Maghiga daw siya sa, dito sa kalabilang sa hindi siya makatulog. Mm-hmm. Sarang malaki daw siya niya at sa paa. Mm-hmm. So pumunta, anong purpose niya na umuwi siya ng Mindanao? Kasi yung dito pa sa siya yung pan February. Uh-huh. Dinadaing na kasi yung pan. Gusto daw siya makita yung pan, lagi siyang umiiyak mga kapatid niya. Mm-hmm. Yan, hindi na daing sa akin palagi tumulog kami. Sumusumpong siya, sakit din. Oho. Dibdib niya at saka yung gitagiliran. Bumalik yung dating sakit niya? Oo. Tapos dinala niya yung mga anak ninyo, dalawa. Kasi sabi niya, mahirapan daw ako dito pag sa trabaho, yung dalawa, walang magbabantay. Oo nga, kasi na lagi kaming dumadaan dito, lagi ikaw sa trabaho. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Hindi lang po sa bahay lang po sir, sa kila Sir Ram Alba, Ramonito Alba. Mm-hmm. Sa bahay. Saan yun? Diyan sa Banga? Poblasyon na po. Oo. Yun nga, na ano ko da palagi ikaw nagtrabaho. So, anong day off mo lang? So, ngayon sir, hindi pa na ako lang kal. Nagpasok ngayong dalawang, 2 weeks na. 2 weeks. Na nag-stop naman ikaw ulit? Oo, kasi nakagat ako ng, ano pa yun, yung 28. Nakagat ng? Anak ng aso namin. Ay sus, Ginoo ko. Eh, di nakapagpa-anti rabies ka? Yung 7. Vaccine? Yung 7. Naturo, ay, yung 7 dapat yung pangalawa ko yung vaccine. Kaso pumunta ko nung 7, wala daw yung panang gamot doon sa center. Sa center dito? Doon po sa Banga. Banga. Sa Kalibo, nag-try ka? Hindi daw po sir, kasabi na ba, kami bayad. Ay, bayad daw. Hindi ko lang. Pero na-injectionan ka ng una? Diyan sa Banga po. Yung pangalawa, ano? At saka yung 7 at saka ngayon, yung last ko ngayon, 11. Alas mo na ngayon dapat na injection?
Dalawang di sa provincial hospital, ano natin kay ano kung mayroon doon. May cellphone number ka dito? Opos. Oh, sige, sige. In case na may maanuhan tayo na maka-vaccine ka. Kasi delikado yan. Pagka may rabies yung aso, delikado. Nung nakagat ako sila yung 28. Mm-hmm. Sabado naramdaman ko dito, parang namanhid dito. Dito. Namanhid ka? Mm. Kaya nag-decide na ako na magpaturok din sa banga. Hey, ngayon, anong nararamdaman mo? Wala naman sir, parang ka lang. Na mabigat yung ulo ko. Yung aso ay, saan? Dito pa. Hindi, na inobserbahan mo yung aso? Nag-okay naman siya? Wala naman. Nakalimbis naman kumain sir. Ah, yan, importante maobserbahan yan. Anong klaseng aso yung nakakagat sa iyo? Yung askal. Ah, askal. Malaki, maliit? Yung maliit pa lang yun, mga 3 buwan at... Ah, yung tuta ninyo mismo? Walang mga injection yan, yung mga aso. Yung nanay lang yun. Ah, yung nanay may injection naman? May bakuna naman. Ay, see. Grabe, no, ang mga pangyayari. Tapos si Ate Kamala pala, bumalik palang sakit. Pero nagpapagamot siya doon ngayon. Wala. Gusto niya nga siya umuwi dito, sir. Sabi niya, noong Sabado. Ang message niya sa akin, matagal pa daw siya magka-uwi dito. Inaantay ko nga siya, may pera daw. May pera daw siyang? Hindi, inaantay pa, may makapera daw. Pudal lang dito. Inaantay daw. Ah, babalik siya ulit dito? Yung sabi sa akin, gusto nang umuwi dito kaso wala pa akong pera. Ang akala ko kasi ay nagpagamot siya doon. Ilan ba mga kapatid niya doon? Bali, 5. 5. Sa Mindanao yan, no? Opo. Ewan ko lang kung yung sa lugar nila kung maganda na maganda rin ang sa Mindanao yung mga health facilities doon eh. Baka pwede siya magpunta doon sa mga pagamutan na para ma tutuka na doon. May mga malasakit center man yung mga hospital eh. Malalaki mga hospital yata sa Mindanao. Pakunpain siya doon. Zero billing man yung mga sa malasakit center pag kailangan talaga. Kaysa kung mag-travel pa siya dito, baka anong mangyari kung ganyan na ginahapo na siya? May dalawa pang bata. Sabi niya, umuwi na siya dito. Gusto niya ulit umuwi dito? Kasi nahihirapan ako sa dalawang bata dito. Pag wala ako sa trabaho, dun siya sa ilog. Yung dalawa? Yung isang po ngayon, yung isang pangalawa, muntik lang malunod dun sa baba, kala nanay. Ay, ginawa ko. Ah, doon sa dam? Buti, mayroong may tao doon. Liligo din. Madalim kasi doon yung dam. Muntik siya malunod doon? Nakakapit pa siya sa bakal. Ay, ginoo ko. Kaso yung bakal kasi hindi naka-well lang. Tinumpirari na lang, tinusukan ng kahoy. Oo, oo. Kumapit ang anak ko doon, lalaro. Ay, kung walang tao na nakakita, ay lunod pala ito. Hindi marunong pa man umangol. Ay, ginoo ko. Dahil doon kay lola nila, doon kaligaling kay nanay mo eh. Opo, sir, doon palagi yan. Kaso hindi, manababantayan nila nanay. Oo. Doon, uwi lang nila sila doon. Pag kumakain daw, tsaka alis naman, di paalam nila nanay saan pupunta. Ay, sus. Hi, si Chantal, okay naman. Yun, sir, magala doon. Minsan din sa ilog din. Ah, siya rin ang magdala doon sa kapatid niya. Mm-hmm. Ay, ginoo ko. Dapat eh. Kaya ang pinapinuwi kasi mama, sabi ko, hindi ko mapan yung anak mo. Hindi mabantayan. Mm-hmm. Kaso nga, kung may sakit pa si Kamala. Dito naman si mama niya dati. Sir, hindi naman siya alam gumagala. Yung wala si mama nila. Oo. Para i-rest na yung dalawa. Kalungkot man yan pagka ganyan. Mahirap kasi pag wala yung mama eh. Ganyan kahalaga ang mga nanay, mga kapobre sa buhay. Kung wala ang nanay, ay, ta. Walang mag-iya talaga. Meron din kaming inaano na yung si Kuya Albert doon, no? Wala man yung asawa yun. Kaso lang problema, dito sa lugar ninyo, kalapit man yung ilog. Kaya ang mga bata, matitim talaga magligo sa ilog, lalo na kung may mga barkada. Hindi kasi magkwadit. Ha? Hindi mapirmi dito sa bahay, wala kasi kang kalaro, boss. Walang kalaro? Mm-hmm. Oo. Wala kasing bangan, walang TV, nasira yung TV namin. Oo.
Kaya ang akala ko nga, kaya yan sila doon mo iniiwan kay lola nila kung may trabaho ka. Tapos na. Kaso hindi rin pala nila doon mabantayan. Mm-hmm. Kaya may mga malalaki na rin eh, dapat madisiplina na rin sila sa sarili nila. Eh, kung takasan nga nila yung dalawang matanda doon, ay mahina ng katawan noon. Hindi na makahabol yun. High blood is that, at saka yung... Oo nga, nakita ko kanina, doon kami galing, eh... Si Chantal na yung anuhan mo, grade 7 na eh. Sabihan mo eh. Sabihan ko, palagi yan sir. Di, parang di niya pinapasok sa ulo niya yung sinasabi ko. Ipakausap mo kay Ate Kamala. Itingnan ko yung nangka lang yan. Oo, panay, hindi daw siya alis. Alis. Hindi ayaw magsunod sa iyo. Saan yung kagat mo ng aso? Ang hilom na sir ito. Dalang ipin maliit. Yan. May galing kasi akong ulam doon sa pinagtrabaho namin. Oo. Pinagdoon ko po sila sa banga. Mm-hmm. Gabi ako dumating, binuhos ko yung mga buto. Oo. Pati yung kamay ko kinagat. Nag-agawan sila? Hindi, isa lang si po. Pagbuhos mo ng pagkain mga buto-buto? Sa plastic po sir, yung buto. Kinagat ka? Talagang si po sir yung pagkain. Ay, sus, Ginoo ko. Baka naghanap yung aso ng litson. Puro buto ang dinala mo eh. Hindi, ganito, ano muna natin. I-check natin kung paano ba yan, kung mayroon sa kalibo na pangalawang injection malang, no? Pangalawa at pangatlo po, sir. Yung 7 at sana. Ang unang injection, libre yun, no? Opo. Libre. Yung 7. Ayro, yung pangalawa daw, magkano ba daw yun? Hindi ko po natanong si po, sir, sa kwan, center. Pero, tapos binigyan lang po ako ng papel na refilled ako sa ganitong hospital kung saan ako gusto daw magpaturo. Hay, ayun naman pala. Eh, hay, saan na yung referral mo? Diyan po. Eh, patingin nga. Patingin. Patingin na natin. Naka-ilong inject o ma? Isang dose pala po. Isang, sa... yung pagkakaalam ko kasi yung dalawa, tatlo yan eh. Yung isa libre. Tatlo, akala ko nakapangalawa siya. Oo. Oh, sige, hintayin natin. Mahirap yung aso ay. Saan na ba? Tingnan ko nga. Sige, upo lang muna ikaw, kuya. Register na ba? History of exposure. Tatlong saan itong date na? Babalik ko. Anti-rabies vaccine generic name. Brand. May brand pa ako. May brand din. Ito po yung binigyan siya. This dog is not alive after 14 days of observation. Naka-ilang days na? Naka 14 days na ang aso? 28 po ko sa nalagat. 28. Hay, ano na yung aso? Bali ngayon magpo 14 days. Ngayon magpo 14 days. Okay naman ang aso, buhay na buhay. Yan. So yan nakatong titiyok nak. Baka kagatin man sila. Pero nandiyan. Nandiyan naman, nandito naman sa loob. Okay. Ang sunod mo dapat na injection ay 6-11. Sa 11 niya yun, 11. 7. Ito diba, nung 7, 1 p.m. Follow up. Ay, nagpunta ka doon? Opo, wala daw available na kwan. Bus na daw po yung kwan. Yung mayroong natira doon gamot. Yung priority nila, yung last na turok na lang yung bilinggan na lang ng gamot. Kasi wala daw pa. Ubus na. Saan ba ito yung health center? Dito po sa Banga po. Sa Banga? Mm-hmm. Bebebe. Tawagan nga natin kung mayroon doon ngayon. Sige abe, may akong cellphone bite. Saan ako magpataturok dito daw pinapapili. Animal Bite Center, Family Vaccine Specialty Clinic, Paseo de Aklan. Bo, so private kita nila inaano? Sige. Wala daw yung pondo yung Department of Health, di na mabili ng tablet. Vaccine. Second and third dose. Animal Bite Center. Kain na kayo dyan dalawa. May ulam man doon. Sige.
I-check muna natin doon kung ano. Anong number mo? Bigay mo kay Ate Presi, ha? Para ma-follow-up kita kung ano. I-inquire natin. Ano itong natapakan ko kanina? Tagmabaho, tae yan. Pero hindi naman eh. Asya, sige. Mahirap kasi yung rabies, kuya. Sus, ginawa ko. Diyan, may nagsasabi nga sa akin, sir. Likado daw pag maliit mo yung kagat sa akin. Oo, bigay mo yung number kay Ate Pri. Yan yung kumagat sa iyo? Opo yan. Chu-chu-chu-chu! Ay, malakas man siya. Okay naman siguro siya. Chu-chu-chu-chu! Ibi-ibi, madugong ka sa kilid. Akala niya yun, pagkain yung inano mo. Inuusos plastic. Ano ang advice sa iyo doon? Obserbahan tong aso, no? 14 days na po. Pero wala namang kinikilos na masama tong aso na ito? Wala po, sir. Okay naman. O siya, sige kuya, i-update na lang namin ikaw, ha, kung ano, mag-inquire kami kung saan tayo makapa-injection. Opo. Ha? Opo, sir. O, sige, okay, sige. Po, sir. Kain na kayo, may pasalubong kami doong ulam ninyo. Oh, sige. Thank you dito sa pinya, ha? Sige, sir. Oo. Ikumusta mo lang ako kay ano, kay Ate Kamala. So, Mike Pops, ito yung pagbisita natin sa asawa nila ni Ate Kamala, sa pamilya nila. At ayan nga, nakakalungkot, nakagat pa pala ng aso si Kuya Roland, o Kuya Sib, Kuya Bungbong, ang kanyang palayaw. So mag-inquire muna kami kung paano yung second vaccine niya, third vaccine. Paano natin siya matulungan, ano? Kuya Bong, uwi na kami, ha?